Simon, who are you putting forward as your wild card act? I could have put forward a lot, and then I decided it has to be someone who made the top three. And one obvious act came to my mind, and this act were heartbroken after they didn't make it through. And I said to them, alam nyo ba na dapat kasama si Roland Bonot Abante sa apat na wildcard? Narito ang ilang dahilan kung bakit siya hindi nakasama. Pero bago ang lahat, please like, subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Kung natatandaan nyo, noong huling performance ni Roland ay maraming nagsabi na yung napili niya daw na kanta ay hindi nababagay sa boses niya. Kung titingnan nyo siya nung pagkatapos ng kanta niya, pagkatapos ng performance niya, parang sobrang pag-aalala niya dahil baka naramdaman niya rin na totoong hindi bagay talaga yung kanta para sa kanya. Coming from your country, from a karaoke! Good job tonight! You're amazing! You deserve to be on AGT! Simon, you like that, huh? No. Subalit, ayun nga, pagkatapos ng performance ni Roland Bonot Abante, nilapitan ito ni Simon at niyakap niya ito at kinausap siya. Ito ay bibihira lamang gawin ni Simon sa mga contestant. Performance si Bonot Abante ng auditions at sa katatapos lang na semi-final performance ay binigyan ni Simon si Bonot ng isang mahigpit na yakap. Bagay na hindi naman ginawa ni Simon sa ibang mga performers. Kaya asahan natin mga boss na isa si Bonot sa mapili ni Simon Cowell. At kirulan lang ginawa niya ito. Kaya nga lumabas yung mga haka-haka na baka daw kuwanin ni Simon para sa wildcard. Ganito yon. Si Simon ay nakapag-desisyon na. Pakinggan yung mabuti ang sinabi. It has to be someone who made the top three. And one obvious act came to my mind. And this act were heartbroken after they didn't make it through. And I said to them, it's not over yet. Ayun, kaya masabi ko, dapat kasama si Roland Bonot Abante sa wildcard. Kasi nakapag-desisyon na si Simon at bigla itong nagbago mula nung nag-meeting-meeting ang mga hurado sa pagdesisyon kung sino nga ba talaga ang nararapat na makasali sa wildcard. Ang isang dahilan doon kung bakit siya hindi nakasali dahil sa nagbago yung isip ni Simon at napunta doon sa Georgia Drum Atlantic Academy. Ayun yon. Ayun dapat ang pwesto ni Roland sa wildcard. Pero ayun nga sa mga sinabi ko noon sa mga nauna akong video, huwag na dapat tayong mag-alala. Kasi itong si Roland ay napanood na sa buong mundo. Ibig sabihin, sikat na ito. Kaya maraming mga opportunity ang magbubukas dito. So ibig sabihin nun, hindi na siya mamumroblema sa buhay. Nabago na ang buhay niya. Gayunpaman, mas masaya sana kung siya ang nanalo. Dahil isa na namang karangalan ng Pilipinas kung nagkatotoo. Subalit, isa pa rin karangalan sa ngayon dahil ganda ng performance niya. Kaya saludo ako sa iyo, Roland. Kung nagustuhan niyo yung desisyon ng mga hurado, pwede kayong mag-comment ng yes. At kung hindi niyo nagustuhan naman yung pag-change ng desisyon ni Simon Cowell, o pwede kayong mag-comment ng no. At huwag niyong kalilimutan mag-like and subscribe. At see you on my next video. Bye for now.